So this time, tuturo ko sa inyo kung paano lagyan ng hazard light ang ating mga motorsiklo. Ang una natin gagawin ay hanapin natin yung wire ng signal light dahil doon tayo magtatap ng switch. So para mahanap yan, punta lang tayo sa signal light switch. So nandito ang ating signal light switch. Yung socket na connected sa ating signal light switch, nandun mismo yung wire na hinahanap natin. So nasan yung socket na yun? Ito. So meron tayong maraming socket, pero ang hahanapin natin is yung socket na merong sham na connection, pero walo lang ang gumagana dito. So meron pa tayong isang sham na connection, which is yung ating dashboard, pero hindi naman siya connected sa ating signal light switch. At yung isa pang socket na connected sa ating signal light switch ay yung papunta sa ating headlight, pero hindi po yun ang ating gagamitin. Okay, so nahanap natin yung socket. Ang next naman ay hahanapin natin yung mismong wire ng signal light. So meron siyang tatlong wire. Yung left, yung right, at saka yung mismong source na nagagaling sa flasher. Kung napanood mo na ang video natin sa lighting diagram, so diniscuss ko doon kung nasaan yung wires ng ating signal light. At kung hindi mo pa naman napapanood, hanapin natin yung wire ng signal light kung saan tayo magtatap. So para mahanap yan, kailangan lang natin ng test light. Gumamit lang tayo ng test light at yung clip niya ay i-clip natin sa ground. Tapos open natin yung ating signal light. So once na gumagana na ang ating signal light, i-test naman natin yung mga connection at kung saan yung magbi-blink din na kagaya ng ating signal light. Yun na mismo yung ating hinahanap na mga wire. So dalawa ang pwede natin mahanap dito ngayon. Test natin. Wala. Ito, meron. So ito na yung unang wire na hinahanap natin. Pangalawa, ito naman yung pangalawa. So meron na tayong dalawa. So yung isa na lang ang hahanapin natin. So para mahanap pa yung isa, ilipat natin ang ating signal light sa kabila. Kasi nasa kabila na, saka naman natin sundutin. Dapat magbibling pa rin. May ilaw pero hindi nagbibling. So hindi ito yun. Mahina lang talaga yung charge, kaya pahina ang lakas. Okay, ngayon ito. So, dapat iilaw din yung isa sa mga tinest natin kanina. Dahil ibig sabihin, dun ang gagaling yung source ng signal light. Ito yun. So, itong tatlo pala na nasa baba, ito yung ating wire na connected sa ating signal light. Yung left and right, tapos yung isa dyan ay yung galing sa flasher natin, yung sa source natin. After natin mahanap yung mga wire, ang next na gagawin natin ay titingnan natin kung ang ating flasher relay ba ay kayang pailawin ng sabay ang apat na ilaw. So kung paano yan, ganito lang. Kumuha lang kayo ng tatlong maikling wire o kahit mahaba, basta tatlong wire. At ang gagawin natin dito, isisiksik natin to sa tatlong wire kanina. Tsaka natin pagdidikitin yung dulo. At titingnan natin kung yung apat bang ilaw ay ilaw o hindi. So kung napapansin nyo, hindi siya nagbi-blink at saka mahina ang ilaw. At kung naririnig nyo, may rattling sound yung ating relay. So ibig sabihin, hindi niya kayang pailawin na yung apat na ilaw natin ng sabay-sabay. Kailangan natin magpalit ng flasher relay. Kailangan natin magpalit ng flasher relay kung saan yung flasher na pinalit natin ay kayang pailawin yung apat. So makakabili naman nun. Kaya ang gamitin yung flasher relay ay yung sasakyan. Okay, so meron ako ditong flasher relay ng sasakyan. Meron siyang tatlong terminal, pero ang gagamitin mo lang dito ay dalawa. So meron siyang X, L, at P na terminal. So ang gagamitin lang natin is yung X, which is yun ang i-coconnect natin na galing sa accessory wire. At yung L naman, ito yung papunta sa ating mga signal light. Sa Raider J, ang accessory wire ay orange. So yun ang i-coconnect natin dito sa X. At ang lalabas naman ay kulay blue. So yun naman ang i-coconnect natin sa
Bethel. Ito na nga yung ating dalawang connection. So, hinati ko kasi magkadikit to. Ngayon, i-connect natin siya sa ating flasher relay. Kulay orange or sa accessory wire, i-connect natin siya sa X. At itong blue, i-connect natin sa L. Check uli natin kung ipag-connect natin to ay gagana. Okay, kung nakikita niyo, gumagana siya. So, ibig sabihin, kailangan talaga natin magpalit ng flasher relay. So, sa likod din gumagana yan. So, next naman natin gagawin ay hanapan natin ng pwesto ang ating hazard switch. Dito ko siya nilagay. Dito. Para malapit na rin kung saan tayo magtatap ng wire. Itatap natin siya dito mismo. So, malapit lang. So, hindi na natin kailangan magdagdag pa ng wire. Yung tatlong wire kanina na hinanap natin at yung tatlong wire natin sa switch, kahit saan dyan, kahit magkabalik-balik na dyan, okay lang. Hindi ka magkakamali kahit saan mo to itap. Basta tigi-isa lang sila. Okay, so itap na natin. Siyempre, huwag natin kalimutan lagyan ng insulator or electrical tape. Tapos na. So, itry na natin kung gumagana ang ating hazard light. So, i-switch on ang ating ignition switch. Then, timsa din ang ating hazard light. Okay, kung nakikita nyo, gumagana ang ating hazard light sa ating headlight. Tingnan naman natin sa likod. Okay, so ganun din. Gumagana rin sa ating likod. So, napakadali lang. So, ganun lang mag-install ng hazard light sa ating mga motor. Ang una mo lang gagawin ay hanapin mo lang ang left and right at saka yung galing sa flasher na wire. Pagkatapos nun ay itatap lang natin ang ating hazard switch kahit magkabalibaliktad ang ating wire doon, basta tigi-isa lang sila. At ang pinakahuling reminders ko ay dapat kailangan yung ating flasher relay ay kayang pailawin yung apat na ilaw na sabay-sabay. So, hanggang dito na lang tayo. Huwag mong kalimutang i-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga video nating ilalabas. Muli, ito ang inyong Kuya Mac at nagpapaalala lang, tayo'y mag-ingat.